Okay. After that, susunod ang kamay. So minsan, ano bang paraan ng paghuhugas ng kamay? Sa kamay walang ano, walang particular kung may mga paganong-ganong pa. Or kukuha ng tubig pa ganun. Kahit sa dito ka magsimula. Dito ka magsimula, walang issue doon. Ang mahalaga dito, mahugasan itong kamay mo. Kasi oras na may bakante. Take note. Pag may bakante dyan, na hindi nahugasan, hindi matatanggap ang udo mo. Kaya maingat sa pagsasagawa ng udo. Kaya nga pinapaabot ng tatlong beses eh. Kasi bakit? Baka may bakante dyan na hindi na hugasan, yan ay dahilan na hindi matatanggap ang udo mo. At pag hindi natanggap ang udo, hindi tanggap ang sala. Dito kayo makinig. Naintindihan? Pag hindi tanggap ang udo, hindi tanggap ang sala. Kaya dapat maingat sa palaging pagsasagawa ng... Walang problema. Okay, dagdag, magandang tanong. Okay, paano pag may singsing, mayroong bracelet, mayroong relo, anong hatol, tatanggalin pa ba? Ako, sa totoo lang, hindi ko pa napapag-aralan yung mga batas. Ha? Lagi ako nagtatanggal ng relo, marami na rin nawalang relo ko. Yes, buti na lang, hindi original. So, ngayon, alhamdulillah, sabi ko, dahil alam ko na yung batas, pipilin ako ng relo. Kasi, hindi na kailangan magtanggal ng relo. Basta waterproof lang yung relo mo. Ha? Sing-sing, hindi na kailangan tanggalin. Relo, hindi na kailangan tanggalin. Bracelet ninyo, hindi na kailangan tanggalin. Kapag ang Propeta sallallahu alaihi wasallam hindi na itala, hindi na isalaysay na tinatanggal niya ang sing-sing niya bago magudo. Ibig sabihin, ang Propeta sallallahu alaihi wasallam nagsasagawa ng udo na may suot na sing-sing. Ang binanggit lang ng ating mga ulama, maliban lang kung ang suot mong sing-sing o relo ay masikip. Anong gagawin mo? Hindi mo pa rin tatanggalin. Ang sabi lang ng ating mga ulama, ikutin mo lang. Ikutin mo lang yung sing-sing, ikutin mo lang. O yan, para mabasa, ikutin lang. Naintindihan? Sir, po. Sa kamay, paano po yung sa gripon, tapos ganun mo na lang? Wala problema. Sabi ko nga, kahit anong parang, basta mabasa yan eh. Naintindihan? Basta mabasa yung kamay. Yan ang pinakamahalaga, mabasa ang kamay hanggang siko. Mapagripo man, mapabumba man, mapatubig man, basta mabasa. Yan, okay. Walang problema. Take note, lahat ng nilalagay mo sa katawan mo, lotion, Vaseline, Vicks, ano mang ilalagay dyan na hindi makakapal at hindi nag-i-stay ng matagal, walang problema dyan. Naintindihan? Okay, halimbawa, bago ka magudo, naka-lotion ka na. Naka-make up ka na. Okay? Bago magudo, anong ginawa mo? Nag-lotion? Nag-make up? Nag-lipstick? Okay? Tanggap bang udo noon? Pag hindi mo tatanggap, okay, tanggap. Kasi bakit? Maninipis lang yun. Maliban lang kung ang nail polish. Pag naka-nail polish ka, hindi tanggap ang udo. Kailangan mo talagang tanggalin yun. Maliban lang kung hina. Yung hina kasi, ano lang, okay lang. Yung hina. Manipis siya. Yung nail polish ang hindi pwede. Kailangan talagang tanggalin mo yun bago ka magsagawa ng wudu. Kasi kapag nag-wudu ka, na hindi natanggal yun, hindi tanggap ang wudu. Okay.